was hailed as the best SEA Games organizer, and we must be proud of it. Mabuhay, Pilipinas! Channel. And for today's video, ibabahagi ko na naman ang isang napakagandang balita tungkol sa ating pinakamamahal na bansa, ang Pilipinas. But before that, if talagang sinusubaybayan niyo yung mga channel ko, baka iniisip niyo, same na naman yung damit ko, yung eyes ko dun sa aking previous video. So one day ko lang po silang film, so isa lang talaga ang aking itsura sa mga succeeding videos ko. Dahil wala tayong pasok, marami tayong time. So why not? Tipid ng sabon, di ba? Before the official start of the SEA Games, di ba ang daming lumalabas sa Facebook ng mga negative news like may nalate na ganito, may maling pagsundo sa hotel, may maling pagkain sa hotel, ang pagkain is kikim lang, hindi healthy. Di ba as Filipinos, dapat hindi natin nilalabas o hindi na natin kinakalat yung mga ganong bagay. Dahil kahit sa anong bansa naman, meron talagang mangyayaring mga ganoong pagkukulang or pagkakamali. Dahil there is always a room for improvement, lalo na sa ating bansang Pilipinas. Dapat ang mga nilalabas nating news is like this. Like, Philippines was hailed as the best SEA Games organizer. Imagine that, napakagandang balita. Kung napanood niyo yung aking reaction video about sa opening ng SEA Games, kung saan hindi ko talaga napigilan ang aking pag-iyak dahil sobra akong na-touch sa nakita at napanood ko, dahil ramdam na ramdam ko na pinaghandaan talaga ng Pilipinas ang SEA Games. So for me, deserve natin yung title na Best SEA Games Organizer. Pero bago natin pagkwentuhan pa yan, gusto ko munang ibigay yung meaning ng dalawang acronyms, which I think is important. Dahil ako mismo, ngayon ko lang din sila nalaman. So the first one is SPIA, meaning Sports Industry Awards Asia, kung saan the CEO is Eric Gottschalk. I don't know if I pronounced the name correctly. And then the other one is FISGOC, or the Philippines Southeast Asia Games Organizing Committee, which is yung chairman is si Peter Allen Cayetano. Ayun. So SPIA and FISGOC. So ngayon, kumakalat sa Facebook nga na we are hailed as the best SEA Games organizer. So nakabasa ako ng article, so babasahin ko siya para sa inyo. So the SPIA, or the Sports Industry Awards Asia, has recognized the FISGOC, or the Philippines Southeast Asia Games Organizing Committee, kung saan nga the chairman is Peter Allen Cayetano, for its achievements in organizing the best SEA Games, citing their efforts in staging world-class opening ceremonies and organizing 56 sports and 350 events. Sang-ayon ba kayo doon sa world-class opening ceremonies? Like, itong picture na to, pagkakita mo pa lang ng picture na yan, world-class na talaga yung datingan. So, ako, sang-ayon na sang-ayon talaga ko doon. So, SPIA CEO Eric Gottschalk personally handled the award to Allen Peter Cayetano and FISGOC Chief Operating Officer Ramon Cesara sa isang conference organized by SPIA Asia sa Grand Hyatt Hotel. So I will show you some pictures of the event. So eto sila. Kahit ako na nasa Thailand, as in mararamdaman ko ang tuwa at saya na nararamdaman ng mga Pilipino na nasa Pilipinas. So sa mga OFW na kagaya ko, saan mang sulok ng bansa, sabay-sabay tayong sumigaw, mabuhay Pilipinas! Yes! Okay, so after 14 years, the Philippines is hosting the 30th edition of the Southeast Asian Games. The long wait is worth it. Why?
because the Philippines was given another opportunity to prove itself not just a worthy host, but also a sports powerhouse in the region. Napakaganda nun, di ba? As a Filipino, nakaka-proud talaga. So, yun, yun yung nabasa ko sa mga article. So, my personal reaction is, as a Filipino, kung may negative man o may pagkukulang man tayo bilang host ng SEA Games, it doesn't matter eh. What matters is, yung puso natin, yung puso ng mga nag-organize, yung puso ng mga committee dyan na binuhos nila yung oras at pagod nila, worth it naman, di ba? Tignan nyo, na-held tayo as best SEA Games organizer. So, we must be proud. Stop spreading negative news, spread good news about our country, dahil tayo rin naman ang makikinabang doon, di ba? So, inuulit ko sa lahat ng Pilipino na nasa Pilipinas, lahat ng OFW na katulad ko saan mang sulok ng mundo, congratulations po sa ating lahat and mabuhay Pilipinas! Bye!